Good morning po sa inyo lahat. Ito po, samahan niyo ako, maglakad-lakad lang. Punta ako doon sa dulo. Titingnan tayo doon. Ito naman yung normal na ginagawa ko sa umaga. Maglalakad-lakad. Ganito pa rin. May titingnan lang doon sa dulo. Idadayuhin tayong magandang, sabi nila matamis daw yung date dun, susubukan natin kung talagang totoo. Ito yung mga bahayan nila, turo ko kayo sa mga bahay, mga libreng pa bahay ko yan. Ayan, ito tayo dun. Yan yung mga daanan. Dito maganda dito. Yan, laki ng bahay naman. Dito sa lugar namin, bawat tapat ng bahay merong basurahan. Yan, tapos araw-araw yan dumarating yung truck. Tapos meron sila ditong mga tagalinis. Araw-araw din yan. May mga bit-bit yan na sako. Tapos, lagay lang ng lagay. Mga, nag-pick up lang yan ng mga ano, ng dumi. Kanya-kanya silang area. Ito, nagsimula na yung mga nagtatrabaho. Tagal na to. Natigil kasi yung trabaho nila nang simula ng pandemic. Assalamualaikum. Yun. Simula na ng pandemic, nahintok sila. Tapos dati-rati ilang araw lang tapos na yan. Kasi gaganda na mga gamit nila. Ayun po. Ito yung lugar namin. Puro dinedevelop pa yung construction. So dito makikita mo rin marami mga tao na umaga. Sa umaga, sa hapon, nag-walking. Ayun. Dito, kagandahan dito sa lugar na to, pag nauhaw ka, yan, pag nauhaw ka habang nagwo-walking dito, may makikita ka dito na ano, yung mga tapat ng bahay ng mga Emirati. Yan, naglalagay sila ng ano, tubig. Ayan, machine para sa tubig. Nakapilter na yan. Ang lumalabas na tubig dyan, malamig. Ayan. Dito naman kahit saan ka mapunta, may makikita ka mga ganyan. Mga naglalagay yung mga lokal, especially pag ano na, especially pag summer, sobrang init, hindi ka tatagal ng basta hindi ka tatagal dito nang walang iniinom kasi baka ma-dehydrate ka lang. Pag na-dehydrate ka, yun, baka yun pa maging cause ng ma-heat stroke. Hindi natin alam. Pag ma-heat stroke ka. Yan. Dito, oh, desierto, pero may ano, speedboat ka. Kasi ginagawa nila, dinadala nila yan, hinihila nila yan.
natin yung dates. Na yung bunga. Pero sabi nila, meron ditong matamis. Matamis na dates. So, saan kaya yun? Hanapin natin yan. Yun. Ah! Umiinit na. Saan ka na? Yun, tingnan yung mga bahay dito. Simpleng bahay lang yan sa kanila. Simple pa lang. Simple pa lang. Sa sobrang yayaman nila dito. Sa sobrang lalaki ng bahay. Halos hindi naman sila nagkikita-kita. Kaya mas maganda pa rin yun sa atin dyan sa Pinas. Kahit maliit yung bahay, pero lahat kayo, buong pamilya, nagkikita-kita araw-araw. Hindi gaya nung yung mga malalaking bahay. Minsan sa isang araw, hindi sila nagkikita-kita ng mga anak, mga kapatid. Kasi nga sa sobrang lalaki ng bahay nila na yan. Kwarto pa lang malayo. Ito yung dates. Ah, ang dami bunga. Matatamis nga ito. Kasi, ayun. Pinagkakainan na ng ibon. Yes. Yun po. Dates. Lakad. Pulot-pulot. Pikas-pikas. Dito malalaman mo kung magandang klase yung dates na pananim nila. Kasi tingnan nyo yan. Ayan. Diba? Mga plastic. Binabalutan na nila yan. Kasi yan yung mga magandang quality ng dates. Tapos yung mga may-ari niya, na ayaw naman nila yung bumibili sila ng ano na, yung ready to eat na dates. Tsaka yun daw mga yun, may preservatives yung iba. Kaya gusto nila yan. Bagong pitas. At ito naman, nakikita niya yan. Nakaabang naman yan for construction. Bagong bahay, papagawa. Ayan dito. Ito mga tumoske. Normal na yan. Kung napunta ka dito sa Middle East, makikita mo. Yun, makikita mo. Bawat sulok. Kunyari, every 300 meters. O basta, kadalasan may makikita ka agad na dasalan yung mosque nila. Ganun din sila ka religious. Lalo na sa mga ganito. Itong lugar na to, parang subdivision. Ano yan? Marami talagang mosque. Yan, isa. Tapos dun sa dulo, siguro mga sabihin na natin mga 500 meters din. Meron naman isa. Tapos, yun. Nakikita niyo yung kulay-pulay na ng mataas na malayo. Yan ang isa rin dito sa landmark ng lugar na to.
Yan ang tinatawag nilang Fatima Mosque. Yun, ang itsura niya ay ginaya sa ano, ginaya sa ano ba yan? Burj Khalifa. Yan, para yung tema niya parang Burj Khalifa. Pero maliit lang siya. Kung kukumpara sa Burj Khalifa kasi napakalaki niya. Ayun. Dito tayo. Taka dito. Normal dito yung ano. Maraming sasakyan. Minsan kaya sports car. Normal lang nandito sa kanila. Meron dito isang lokal. Mahilig din siya sa mahilig sa mga vintage, mahilig sa collection ng sasakyan. May nakita ko ngayon ayan, no? Bago niyang vintage to. Yan. Bagong ano niya dito, bagong park niya dito. Sabi vintage daw yan. Ito yung nanghihinayang ako sa mga dates na to. Kasi napabayaan, nagtuyo lahat. Ayan. Ay, ayun. Malapit na tayo makabalik sa bahay. Ito na. Ilang lakad na lang. Yes. Ayan na tayo. Lapit na sa bahay. Ayan na. Kita ko na bahay. Ano yan ang sakyan. So, pasok na tayo. At bumalik na yung init. Sobra. Ayan po. Pawis. Pawis is life. Sarap. Masarap pagpawisan. Lalo na sa umaga. Pero dito, konting lakad pa lang. Pawis ka. Vlogging. Ayan, papasok na. Brother-in-law ko. Okay po. Salamat at nakarating na rin. Ulit. Yung kinuha kong dates pala ay kailangan ng hugasan at ng matikman. Titikman natin muli. Pero ito sigurado ako matamis. Kasi yung pinagkuha ng kampuno, yung mga kasama niyang bunga, puro kagat na ng ibon. Tukat ba? Tuka. Puro tuka ng ibon. So, sige po. Hugasan ko muna to. Okay, so ito na po. Nahugasan ko na. Ito kumpara sa kinuha ko kahapon. Ito malambot. Malambot siya tapos mabilis matanggal yung balat niya. Tapos yung pinagkuhanan ko na puno nung pinipili ko siya, yung mga ibang bunga puro tuka ng tinuka na ng ibon, kaya sigurado matamis to, matamis tsaka juicy. Tikman ko na po. Tama. 1, 2, 3. Isang ikot ganun mga pang isang ikot mula dito mapang sampung bahay. Sampu o walo. Tapos ito yung tubig doon. Malamig pa. So, okay po. Masarap. Masarap siya. Tsaka, importante is bagong pitas. Kumbaga, natural. Natural na lasa. Walang asukal. Yung tamis niya, sarili yung tamis yan.
Shoutout nga po pala kay Mr. Robert Quig, tsaka sa kumpare ko. Kumpare ko niya sa Abu Dhabi, si paring Roel Borja. Brad, kumusta? Tsaka yung pinsan ng misis ko na si Shane Kulit. Paki ano rin po yung YouTube channel niya. Paki subscribe din po and pa-watch na rin and share the yung video niya. Yan po. Hanggang dito na lang muna. Salamat. Peace.